Ayan po mga Majer, ngayon pong araw ito ay na, may gagawin na naman tayong bagong sasakyan o bagong gagawin na naman, at dito po ay may leak, may brake leak po sa wheel cylinder natin. So, magpapalit po tayo ng wheel cup, at so nakalas ko na po ito, yung brake shoe. Ito ba yung mga brake shoe? So ito po ay manipis na rin. So ipapabanding po natin yan. So dito mga Majer ay wala namang leak. So kaya po ito yung kinalas ko, ay magre-repack ako ng bearing. So na-check ko na rin yung brake pad, brake shoe. At ito nga po yung kanyang brake shoe. So yun po mga Majer, ribbit na oh. Wala na po, ubos na. So at isa pa po nitong gagawin ko ay itong tie rod end. So yun po, kabilaan po yan, na sabi po ng driver ay malikot daw po yung manibela at lumalabutok. So isa pa po titingnan ko yung kingpin. So yun po mga Majer, ipihit lang natin para natin makita yung kingpin. So ayan po mga Majer, ito po yung kingpin bearing. Makipapansin yung mga Majer ay nakaangat. So ayan, so sasabihin ko sa aking bisor at sa opisina na sira na rin yung kingpin. So ayan mga Majer, so dito sa huli ay checki ko din po yung brake shoe, at magre-repack na rin ako ng bearing, at doon sa kabila ay babaklasin ko na rin. So ito naman, dito naman mga Majer, hindi ko makakapit ang preno nito na panghuli sa kanan. So malamang po ay stuck up yung wheel cylinder natin. So dito na mga Majer, check din natin yung kingpin. So ito po yung kingpin, so maganit na rin. So dapat ay maiiliko ko yan, kasi wala na siyang tie rod. Tinanggal ko yung tie rod. So dapat ay magagalaw ko yan, oh. Yan, ganit. So yan. So ang problema din po nito ay malikot ang manibela, preno, yun nga. Yung isa ay ubos na ang brake pad, at ito ay mauubos na rin. So ang isa pa po niya na yung kingpin. So medyo daw po maganit yung manibela, at malikot daw ang manibela niya. So yun po yung sa problema niya, yung tie rod end. At dito po sa may kingpin. So malamang po ay ito ang nagpapaganit sa manibela. So yun mga Majer, so doon naman ako sa hulihan, magkaalas. Po mga Majer, ay kakalasin ko na din itong kingpin. So i-report ko lang muna para magawa natin. So sa pagkakalas ng mga kingpin, so i-video po natin yan para makita nyo yung paraan ko sa paggagawa ng kingpin DIY. So ayan po mga Majer, nabaklas ko na po dito sa may kanan na huli ng ating ginagawang sasakyan ng truck. So kaya po pala hindi siya kumakagat ang preno, kasi po ay basa, nababasa siya ng gear oil. So ayan po mga Majer, basang-basa siya ng gear oil. So ito po ay hindi leak ng brake fluid, kundi leak ng gear oil galing dito. So ang sira po niyan ay itong oil seal natin. Itong oil seal. So ayan, luwag na siya. At yung goma niya ay matigas na. So ayan po, matigas na yung goma.
kaya lumulusot yung gear oil. So kanina po nung kinalas ko ay puro ito silicone. So para nga naman po hindi lumabas dun sa hub sa labas. So ang mangyayari po ay papasok sa loob yung mga gear oil. Ayan po. So ito po ay papalitan ko na rin ng wheel cup, mga wheel cup nito, dahil nabaklas na din naman natin ay para isang gawa na lang tayo. So nakakatatlo na po akong gulong. So yun naman pong ito naman pong brake shoe ay makapal pa. So hindi ko na po ito papalitan, lilinisin na lang at lilihahin. Ayan, palit ng hub oil seal, wheel cup. So yung kabila po ay babaklasin ko rin, check up. Ayan po mga wager. So kaya pala hindi kumakapit ang preno, dahil basa ng gear oil yung ating brake pad. So dumudulas. So ayun mga wager.